para naman sa ating update na ipagkaloob po natin ng ating programa ang kahilingan ng ating kababayan na taga Caloocan City. Ang kanyang inilapit sa atin ay maipa-check up ang kanyang kapatid at matulungan din ang kanyang ina na makapagsimula ng maliit na negosyo sa kanilang lugar. Narito ang kanilang kwento dito sa Serbisyong Bayanihan Update. Sa kanyang panonood sa Serbisyong Bayanihan sa Facebook, nagkaroon ng pagkakataon si Jerilyn Dasig na ilapit sa ating programa ang kanyang hiling. Ang maipa-check up ang kapatid na may sakit sa atay at magkaroon ng puhunan para sa pagtitinda ng kanyang ina ng lutong ulam dahil wala siyang hanap buhay sa ngayon. Nakausap ni Kuya Daniel Rason si Jerilyn sa ating programa ng live matapos siyang mag-comment habang nanonood ng Serbisyong Bayanihan. Jerilyn, magandang hapon. Magandang hapon po, Kuya. Itong kapatid mo naman ang may problema sa liver, tama ba? Opo, Kuya. Kailan siya huling na-check up? Last March po, 2020 po. Anong findings? Anong sabi ng doktor? Po siya sa atay, kaya po nire-requestan po sana siya ng CT scan. Kaso po yung request po niya nung nasa Bicol siya, nawala po nung binagyo po. Sige, Jerilyn, papupuntahan kita ha, kung sakali, magko-coordinate kami, alamin namin yung ibang detalye para matulungan ka namin, pati na dun na para sa nanay mo. At sa awa at tulong ng Diyos, ay granted na ang request ni Jerilyn. Nakapagpa-check up na ang kanyang kapatid sa UNTV Digital Clinic at pinayuhan din ng ating doktor sa dapat niyang gawin. At sa pakikipagbayanihan ng bagong generation party list ay natugunan ang hiling ni Jerilyn na puhunan para sa pagtitinda ng kanyang ina ng lutong ulam sa kanilang lugar sa Caloocan City. Maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po nito sa amin. Sobra-sobra po ito para sa amin. Salamat sa Diyos at muli ay nakapagbigay tayo ng ngiti sa ating kapwang nangangailangan. Huwag tayong magsawang tumuwang sa kanila, lalo na sa mga dukha. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon.